Matutuwa nga kaya kung mananalo ang Aura PH or madidismiss si Ginoong Valdez kung mananalo ang Arc Agent Esports. Dito natin malalaman. And guys, sa mga nanonood, ilabas niyo na yung pinaka ano niyo, yung pinaka creative niyong comment, no, para kayo may chance manalo ng pag-giveaway na diamonds natin diyan. Tingnan mo abang oh, nung Kufra tsaka Tams, alam nila potential eh. Tingnan mo mm-hmm. sa ayan oh. Sila ngayon ang umuuna sila. The Kufra and the Tams na rotation. Ginawa na nila 'to eh. Season 4 championship ata ng Sunsparks. Diretso ko ng blue buff. Yes, eto. Oh, yung ganito yung ginawa nila. Yung rotation, di sa classic rotation coming from Aura PH guys. Oh, yun na. Naagawan ba nila? Yes, oh. Successful yung pagbuka nila dito. Pero another team pa siya magaganap. Look at the damage na binibitawa ng Aura PH dito. Mukhang matutuloy si Eason. Pero Flicker at Kilowatt still on the going. That is going to be the first blood. Tinamaan ng talisman ni, ano, ni Rafflesia. No, binato. Binato nung ano, nung mga munak. yung papel sa munak, ano? Munak oh, yung talisman niya. Talisman ba tawag doon? Oo, oh, talisman. Ah, may mga dasal yun pag gano'n, no? Tama ba? Yes. Oh. May mga ano yun. Pag gumikit sa nook mo yun, zombie ka na. Say kay Zengi, kumakain ng ano, bini ng kadiliman. Ayan. Sengki na ba kayo guys? 0-1 tayo pa rin prof in favor of our team. Hey, look at the damage sa binibitawan ni paring JP. Masakit talaga eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina guys na once na makailang slide yung Lancelot, lahat ng bibitawan niyang damage sa kasunod, mapa basic attack o skill 2, solid. Oo. Alam mo magandang start dito ng Aura PH. Is na-counter na nila yung buff as of now. They already have the timer. Plus, nakakuha nila ng kill dito si Escalera ang kanilang link. That's a big, huge start para sa mm-hmm. Aura PH. And somehow trying to get back dito. Eason will fall. Escalera checking out kung ano nangyari dito sa mid. Look at that. JP very aggressive. Trying to fake dash. The rest of the Archangel Esports. Actually, JP dito, sinisimulan niya na sindakin si Escalera, which is yung Ling natin, no? Mm-hmm. Pinaka naging downside lang, I think, ng Ling ni Escalera is hindi pa natin nakikita kung kaya niya bang gawin yung calculation na ginagawa ni JP, ay ni KelVJ, no? Kapag sa Ling kanina, no? Na kahit walang buff, kaya-kaya niya kumombo. So I think yun lang yung pinagkaiba ng Ling ng magkabilang team na to. Kailangan kapisado, eh, no? Dahil alam na nila yung oras, sunod-sunod na yan guys. Pagkatapos ng mid niyan, babalik lang si JP dun sa buff nila. Na ano, yun ang usual rotation na mangyari, aabang-abang lang. Then re-recta. Ay hindi, laban to sa ano, sa turtle. Laban to sa turtle, yes. Lamang na lamang sila dito. Yes, I think hindi yata nila masyadong papalagan o hindi tayo magkakaroon ng matinding contest on this turtle buff. Pero instead, ang ganda naman ang pagkayakap ng kalapati ng tropa natin is Qfrat JP taking down another kill from Archangel Esports. 0-4 tayo ngayon. Look at the level. Paring JP, level ano to? Level 7. Compare mo dun kay Escalera na still at level 5. Pumasok pa sa may gilid pero nag-ultimate. So subukan tumakas pero naipit and that is going to be the death of Escalera. 0-5 na tayo. Mukhang nagalit ang Aura. Sabi, ganito lang gumamit ng ano ha, ng mga ninja moves dito. Ni Daddy JP. Mainit ha. Dilt lang at that. Baby Bouncing Ball zoning out. Atlas trying to catch Kilowash but they're able to take down Cho on don't the both sides dito. Going in. Triangle offense coming from JP. Ayun o. JP hiding in. Eto mukhang na RKO para doon turret. May disable siya. Pero hindi. Sa loob ng turret. Yun yung ano. Yung kinagandahan ng pag-slide niya doon. No? Kung na-timing. Na doon siya na-hold na under the turret. Baka siya pa yung nakuha. Sinuwerte pa siya kahit pa paano. Ang ano kasi nung Phantom Execute dyan eh no. Pangligtas din. Yung dash niya. Ang dami yung dash. Tapos mas maganda siya sa teamfight. Dahil yung passive niya. Nag-i-stack na hanggang tatlo itong si Lancelot. Once na may tinatamaan ka. Kaya yun nga yung ano eh, yun ang kinagandahan talaga sa pagka-buff kay Lancelot. Pero Kilowash taking down Sasha on the top lane. Tignan naman yung magpasok ni JP doon sa loob. Slide in, going ham dito sa loob. Eason might fall down as well pero makakatakas sa kamay ni paring Greed. Look at that, 0-8 tayo, wala pa nakukuhang kill. Archangel Esports as well as objectives, paring Prof. B. And another one, speak of objective, another, I mean the third buff still goes for JP.
Diba, parang na, kanya na talaga, parang may pangalan niya na. Ayan. Tinataka na, no? Uy, uy! Nag-TP! Nag-arrival yung mga tropa natin dyan. Inaabangan nila yung bot lane. Si Eason dito medyo nagkamali ng pasok. Mamba out muna with the second skill dito just to save himself. Pero Ninja Killa. Pero pasok ni JP, si Keke. Delikado yung kalagayan. Uy, look at the damage! Ninja Killa! Also post fall and a fell down. Dun sa damage yung binitawan ni JP. Siya pa yung ano eh. Medyo ginugusto niya pa kanina eh. Pero nanatik pa niya yung damage. Oh. Napa-disengage eh. Hindi ko magla-lancelot na ako. Aaraling ko magla-lancelot eh. Mapapahanga akong feeling ko si Eric eh. Pagkaganon si Eric ang palomay. Si ano? Si Athena. Hindi ko bumoto sa akin si Athena pagkano. Oo. Oh, baka bumoto na sa'yo si Athena pag nagkataon. Galingan actually, mo. Galingan mo. Bumoboto na talaga yan. Ayaw lang siya. Ah? Eh. Diba? Parang kano ano, na rin si Athena eh. So, nagpapaetok pa ba sir? Oo. Oh. Nagpapaetok pa si Athena. Oh! Eto na! Tumalabas! Nako, ito na with the bouncing ball, RKO into the toilet para flicker out lang yung ginawa niya. Look at the disable na binibitawan, hindi tama yung Lancelot. Pero the triangle hit will connect, taking down Eason. Bawas na naman ng isang member yung Archangel Esports. And natin naman ginagawa dito, talagang going ham si JP. Kahit nasa loob ng toilet, ginugusto niya lahat ng membro. Kasi alam niya kaya niyang one hit combuin eh. Mataba talaga yung ano, kinalabasan ng Lancelot natin dito. Exactly, plus hindi pa nila mapatay nga si Lancelot kasi naka-king spree. Every kill, yes. Auto HP. Hirap na ipatumbahin to. While nung si Escalera naka-bounty hand, which is hindi niya magamit, trying to invade kasi wala na siyang mahawakan na buff dito. Nakuha niya actually yung buff. Nakuha niya pala, nakuha niya sa kanya dito para to execute go yeah. In private offense. Oh, take down si Escalera. Eason, iniwan ang kanyang tropa dito. And just in time, lumabas ang purple buff sa harap na aura. Ay, ito! TTP! Ayun! TTP na naman sila? Ayan! Chase dito, Mamba out na naman. No, medyo malaki na yung takot nila. No, malaki na yung takot na ibinaon ni JP against the enemy team dito, which is yung Archangel Esports. Na pag nakita siya, talagang takbuhan lahat kahit yung tank. Ultimo Atlas, natatakot. Exactly. Ayan na. 0-11 pala ang ating score in favor of Aura PH. Ano na item? With a gold lead of 10,000. Ano na kaya item ni Link? Item check tayo. Lancelot. Lancelot dito. BOD na. No, compared dun sa link natin na Raptors Machete palang going for the endless battle. And look at that. No, the damage kay Saksa ng isang backline support na Luo Yi. Sa kanila naman pinaramdam ngayon. Oo. Yung kate ng damage coming from... Uy, ito na. Tumitipin na naman. Hello. Here comes Kupra, pero Eason dito with the ultimate Kupra with the bouncing ball bro. Eason mapipilitang mag-back out as well as si JP pero ano atin, feathered hairs, ano airstrike dito. Ang ganda na yakap ng kalapate, papasok pa rin Kel Bistay. Wala, walang damage naman na ano, na follow up, sayang, kaling pang Archangel. Maganda yung setup na ginawa ni Atlas, kaso wala talagang damage, yari yung link natin nasa baba eh. Ayun, Wave the Dragon, nakuha dito, ang ganda sana ng tulang pabalik dito. They're trying to hold Saksha. Sustaining kanyang sarili dito. Kel VJ doing a great job. Nakukuha pa nga dito ang kanilang Esmeralda. Salit-salit at sa juggle. Sa inside dito ng tore. And makakaalis pa nga. May pa! Grabe! Pero here on the mid day, look at Kilwash. Very aggressive doon sa loob ng turret natin. Papalagang gang kalooban. Pero mamamatay din sa kamay ni Escalera. That was actually a good job kay Escalera no, to follow up on that. Kasi kung nakatakas pa yun, sayang yung kill. At least now, may chance pa sila na makahabol sa item kung sakali. No? They just need to be very careful not to be picked off. Tapos palabas na rin ng Lord, hindi na nila tinake yung last turtle. Ang ginawa ni JP, ni-skip niya, go for the purple buff. Oo. Tapos balik dito, paglabas is Lord na to. Yes, and ito kasi talaga yung usual na ano no, na ginagawa dito sa mga pro teams, ng mga pro teams natin actually. Mm-hmm. Inaantay na lang nila yung Lord instead of going for the turtle. No? Pero right now, Dricati, look at the basic attack. One fight pa yung buhay nung Chu, di ba? Sinaglit isang basic attack na lang pagtapos ng skill combo ng isang Lancelot natin. Ganon kasakit si paring JP ngayon. Kaya meron na pala siyang heptasi. Heptasi. Every skill. Diyos ko. Lemakats yan. Yung anong tawag dyan? Ambush ba tawag doon? Oo, ambush yung passive niya. Ambush ng passive ng Heptasi.
150% increased physical damage, guys. Tapos dagdag mo yung 40% increased damage ang passive niya kapag tatlong beses tumama yung slide niya sa kalaban, di ba? Nabutan mo ba yung pangalan? Ay, malamang nabutan mo yung pangalan niya, di ba dati? Blades of the Seven Seas. Seven Seas, Seven Seas, yes. Pinexina nila, guys, kasi Hepta means seven din. Oy! Eto na! Oy! Pero nahuli ata dito sa parin. JP, ultimate niya makakancel. Delikado yung kalagayan. Folly Stamon will be canceled. Pero look at the disable. Gradually green. Ninja Kailas ito with Way of the Dragon. Securing the kill. Pinatay si Lancelot dito. Tuloy ang bakbakan natin. Eto na. Ultimate dito ni ating Escalera. Pero not enough damage against KLBJ. Killwatch going ham. Sasha mapipilit na mag-purify. Look at Ninja Kailas. Minamahama ni KLBJ dun sa taas. Hindi alam yung gagawin. Pero right now, I think Grimms Engage muna ang ating Archangel Esports. Hinihintay lang dito si Lord, sabay-sabay ata silang pupush dito, pressuring all the sides, trying to defend dito, going in Esmeralda, KLBJ, abang sinuzone out lang niya ang limang miyembro ng Aura, I mean Archangel Esports, Wave the Dragon Purify, napakta rin dito, pero Lord, walang kumansin sa Lord, ang hirap din ang mga si defense.